Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Technological University of the Philippines sa Cavite Campus. Maraming salamat po sa pagkakataon na makapagbahagi sa inyo ng tungkol sa Republic Act 11313. Latest po yan na Republic Act na ang lahat po ng institusyon, maging pribado o publiko, ay dapat po na i-implement at dapat po natin na i-promote sa ating mga employees. And hindi lang po sa employees, no, sa kalagayan po natin, tayo ay educational institution, tayo po ay mayroong obligasyon para sa mga, para mai-relate po itong bagay na ito para sa ating mga estudyante, no, sa ating mga students po. Ano nga ba yung tungkol doon sa Safe Spaces Act, no? Pero bago po yun, no, bago ko malimutan, maraming salamat po muna sa administrators ng TUPCC, no, Technological University of the Philippines, Cavite Campus, pamula po sa ating school director at hanggang sa ating mga school heads, faculty members, sa iba't ibang mga directors ng bureaus natin. Magandang araw po sa inyong lahat. At nawa po, nag-e-enjoy po kayo sa inyong ginagawa ngayon na training seminar. At sabihin na rin po natin na siguro staycation na rin, ano? Kasi minsan lang naman yan. Imagine po natin, sa haba ng panahon na tayo nag-quarantine, sa haba ng panahon na tayo po ay naka-work from home, eto paunti-unti na pong bumabalik po yung ating normal na kalalagayan. Ang isa lamang na hindi pa nawawala ay yung pagmamask po natin. Ano ho, nandiyan pa rin yung pagmamask natin at protection sa ating sarili. Okay? So, bagamat tayong lahat ay vaccinated na siguro, pero kailangan pa rin ng protection. No. Ano nga ba ang Republic Act 11313? Ito po yung bawal bastos law o yung tinatawag nating Safe Spaces Act. Tayo po ba sa ating mga opisina, sa ating mga tanggapan, meron na po ba tayong mga posters? Meron na po ba tayong mga sabihin nating information materials, no, regarding the RA 11313? Kasi po yon ay isa sa napakahalagang bagay po na dapat makita po sa ating mga tanggapan ng Civil Service Commission po at ng DOLE, no, kasi po silang dalawang ahensya na yan ay binigyan ng atas na palagi pong bibisita, no, sa ating mga, sa iba't ibang mga establishments para tignan kung nananatili or nandoon yung ating RA 11313 na visible po sa ating mga offices or sa ating institution. Okay, so Safe Spaces Act or Gender-Based Sexual Harassment, GBSH. Ano nga ba ito? Una muna, tanong muna natin. Yan, pakilala pa lang muna ako, no? So by the way, I am Quintin Subong, a registered guidance counselor at currently the head of performance and records management of Human Resource Development Office of Cavite State University in Indang, Cavite. And currently the managing director and the clinical counselor of Psych Trans Psychological Services in Dasmariñas, Cavite. Okay. So kung matatandaan ko, na-meet ko na po si Dr. Mirna Tepora, ang ating school director before, na nag-talk po kami about BAUSI together with Ma'am Kathleen and yung pastor po na guest din po ninyo dyan. So, kung maalala ko, siguro mga 2017 po iyon, no, na meet ko na po sina Dr. Mirna Tepora. Okay, so ngayon naman po, pag-usapan naman po natin ang Safe Spaces Act or ang Bawal Bastos Law. Kapag may nakita kayo na poster sa mga government offices na nakaganon, hindi po yun yung, ano, ha, hindi po yun yung sign ng isang senador. Yun po yung Bawal Bastos Law. Okay? Sige. Baka sabihin nyo, ay, may nakaganon doon na poster. Siguro, ano siya, follower siya ni senator ganito. Okay, sige. Tingnan muna natin, ano ba yung expectation setting natin dito sa ating sa gagawin natin na training or seminar, no? So at the end of this seminar, everyone is expected to understand the RA 11313 and its IRR, which I assume naman siguro na lahat naman siguro tayo aware na dito. This is just a reorientation to all of us, lalo na yung mga mahilig dyan magbasa ng mga bagong pasa na bills or sabihin natin bills into law, yung mga mahilig mag-update dyan na ano ba ang mga bagong pinirmahan ngayon ng Pangulo na batas na dapat nating malaman. Sabi nga, umiwas sa suliranin daw, batas ay laging sundin, no? Isa yan sa mga
sa mga lagi kong naririnig na words, no, galing doon sa isang abogado na dati kong sinusundan, si Attorney Batas Mauricio. Okay, number two, determine the important concepts and principles. Three, realize the interplay in comparison to other relevant laws. And four, utilize the learnings in their duties, responsibilities, and functions. Iyan yung napakahalaga, no? Pagkatapos nating malaman, we are able to utilize the learnings, no, in our workplace. Kasi mahirap naman na may narinig tayo na bawal pala yung isang bagay pero pinapractice pa rin natin, ginagawa pa rin natin, no? Baka sa bandang huli ay sa ating magamit ang batas na ito. What is safe space for you? Ano nga ba ang safe space para sa atin? Pag tinanong kayo, ano ba ang safe space para sa atin? At saan nga ba yung safe space para sa atin? Siguro ang iba sa inyo ang sasabihin, ang bahay ay safe space. Yes, majority of us, no, would answer it na bahay ang safe space para sa akin. Yung iba naman sasabihin nila free from any violence, sexual harassment, or sabihin natin na ng bullying, no, free from bullying, and so forth. Okay? So, yun yung safe space para sa atin. Ang safe space is a formal or informal place where a person feels comfortable, physically and emotionally safe, and enjoy the freedom of self-expression without the fear of judgment or harm. Okay, malalaman natin bakit kaya ginawa itong batas na ito, no, later on as we go along. The law covers all forms of gender-based sexual harassment or GBSH committed in public spaces, educational or training institutions, workplace, as well as online space. Ano nga ba yung gaps? Ano ba yung mga kulang doon sa mga previous laws natin? Katulad halimbawa, if I may cite yung Republic Act 9262, no, yung BAUSI natin. Ang elemento na yan, sabihin natin yung elements ng BAUSI, kailan ba nagkakaroon ng kaso ng BAUSI? No, unang-una, dapat may relationship, maliwanag na may relationship. Hindi necessarily na dapat kasal, pero dapat may namamagitan, may relasyon para masampahan ng kaso ng BAUSI. No, isa pa, pwede nating sabihin ano ba yung gaps doon sa batas ng Anti-Sexual Harassment Act of 1995, no, yung 7877. Meron din, no, kasi kailangan ang perpetrator ay may power over doon sa victim. So, hindi mangyayari o sabihin natin hindi magkakaroon ng kaso kapag baliktad ang scenario na itong si subordinate ang nagkaroon ng sexual harassment, kumbaga doon sa kanyang amo, hindi siya matatawag na sexual harassment. No, halimbawa, ang estudyante to teacher, hinaras si teacher, doon sa anti-sexual harassment law sa 7877, hindi siya pwedeng makonsider na ganon. But this law, no, covers those actions, no, na ang subordinate ay pwedeng makasuhan kapag siya ay nangharas ng kanyang amo. Or halimbawa, si teacher, hinaras ng kanyang estudyante, no, may sexual harassment. So, saan pa pwedeng mangyari itong mga acts na ito, na may mga violation na ito? Dito sa public spaces, educational or training institutions, workplaces, and pwedeng sa online space. Pero sa online, alam po natin na ang online ay napakahirap i-establish. No? Kasi minsan, ang bilis mabura ng mga posts, no, hinabol. Tapos hindi naman marunong mag-document yung taong magre-reklamo. Dito ngayon, pag-aaralan natin paano ba ang proper documentation kapag magre-reklamo ka, halimbawa cyberbullying. O halimbawa, itong ang batas na ito ng RA 11313 na ito. Okay? Hindi basta tayo sabihin, nag-post po siya. Kasi po nakita ko, o di ba nabasa nyo, ito po mga witnesses ko po, nabasa po nila. Hindi po ganun kadali yun. May dapat po tayong i-document doon gamit ang ating laptop, gamit ang ating desktop, at hindi po natin po pwedeng ma-document just using our cell phones. No, pag tayo magsasampa ng kaso, pagdating sa online space or pagdating sa cyberbullying. Okay, next. Republic Act number 11313, ang full title po nito, an act defining gender-based sexual harassment in streets, public spaces, online, workplaces,
and educational or training institutions na po mas malapit po sa atin. Dahil po tayo ay eskwelahan, no, ito po maliwanag, and educational or training institutions providing protective measures and prescribing penalties therefore for the Safe Spaces Act or the Bawal Bastos Law. Okay, a short title niya, Safe Spaces Act, date signed April 17, 2019, kaya very recent po ito. Then date published July 19, 2019. Then date of effectivity after po na mapag-aralan at mailatag ang tinatawag nating implementing rules and regulations o yung IRR ay noong August 3, 2019. Kaya po ngayon, ito pinopromote na natin, bahagi po ng programa ng mga institutions, whether public or private. Ayan po. It was signed by President Rodrigo Roa Duterte on April 17, 2019 with Senator Risa Hontiveros as principal author of the law. Una munang pag-usapan natin yung pagdating sa streets and public spaces na GBSH. GBSH in street and public spaces is defined as acts which are committed through any unwanted and uninvited sexual actions or remarks against any person regardless of the motive for committing such action or remarks. Ano ba mga halimbawa nito? Madami, no? Ayan, no? Tignan muna natin saan to, ano yung tinatawag na public spaces? Street and alleys, roads and sidewalks, buildings, restaurants and cafe. Paano po naging public space ang restaurant? Eh, private yan, pagmamay-ari yan ng kung sino man. Ang sabi sa batas na ito, basta daw po ang isang establishmento ay inopen para sa lahat ng kung sinong gustong maging customer or bumili. Halimbawa, cafeteria yan. That is considered public space na po. No? Considered public space na. Public parks, definitely. Schools and churches, government offices, malls and public markets, transportation, transportation terminals and common carriers, spaces used as evacuation centers, and then public utility vehicles or PUVs. Ito common na common. Kung matatandaan ko, yung noong December 2018, trending sa TV, trending sa social media, yung lalaki na nasa bus, nakatayo, then habang nakaharap siya doon sa babae, nilabas niya yung kanyang ari, binuksan niya yung kanyang zipper, nilabas niya yung kanyang ari, at hinahawakan niya, pinakita niya sa babae. Yung babae matapang. No, ewan ko, siguro natatandaan niyo yung news na yun kasi trending talaga siya sa GMA7 and then sa TV Patrol. Yung babae, ginawa niya, nagsisigaw siya. At sinabi niya, tinuro niyo, yung lalaki po, eto, nilabas niya, mautak ang babae, naka-video. No, naka-video. Napakahalaga yan. By the way, dito sa batas na to, ang number one dito in-specify na ang mga institutions dapat may mga installed na CCTV in order to prove the veracity of the claim of the victim. No, yun yung nakalagay doon. Okay, so nabanggit ko lang yon kasi mas marami tayong nakikitang gano'n na violations sa mga public transportation na vehicles, no, sa mga public utility vehicles. Maging bus, maging jeepney, tricycle, or sabihin natin, ewan ko lang kung meron dyan sa Grab, no? Or yung ang tawag doon, yung angkas na gano'n. Okay, then public washrooms, private vehicles covered by app-based transport network services. Oh, ito yung sinabi ko kanina. Then recreational spaces such as but not limited to cinema malls or cinema halls. Then theater and spas, bars and clubs, resorts and water parks, hotels and casinos, internet shops, and so on and so forth. So lahat ng pong yan ay considered as public spaces. No, basta lahat ng yung lugar na yan ay inopen para sa public, kahit sinong gusto pumasok ay nakakapasok, considered public po yan. Okay, ano yung mga acts na punishable under this law, no? Number one, doon sa nasa public spaces muna ho tayo, ha, yung catcalling or an unwanted remarks directed towards a person, commonly done in the form of wolf whistling, paninipol, yung may dalawang parang tunog na yung wit wiw, yung mga ganun, no, di ba? Hindi ako marunong sumipol eh, baka palpak yung sipol ko, magtawanan pa kayo diyan. Okay, so catcalling,
Miss, ang ganda mo naman. Miss, ang laki naman ng puwet mo. Miss, ang laki naman ng dede mo. No? Hindi mo siya kilala, pero ginaganon ka. Siyempre, nandoon yung takot, no? Siguro yung iba sa inyo, nakaranas na ng ganon. No? Sorry po, ah. Pasintabi po doon sa mga sabihin, kung hindi ako nakaranas, no, meaning to say, maliit yung aking ano, hindi, joke lang yun, ha? Okay, sige. Yung paningipol, madalas yan. No? Pag dumaan, ang magandang babae, mga lalaki nagtutumpukan doon, ay sisipol yan ng ayun na, no? Yung wolf whistling, kung tawagin natin. Then, misogynistic, transphobic, homophobic, and sexist slurs, as well as unwanted invitations. Ano ba ibig sabihin ito? Pero, ang tatanungin natin ngayon, meron na pang naparusahan yan. Eh, sa dami ng gumagawa. Okay, sige, tingnan natin. Ano ba yung sexist remarks or slurs statements that are indicative of prejudice, stereotyping, or discrimination on the basis of sex, typically against women? No? Kadalasan naman kasi sa babae, sabi, naku, hindi ka po pwedeng maging presidente ng Pilipinas kasi ikay babae, hindi mo kaya sa lahat ng problema, hindi mo kaya. Hmm? Ganun po ba yun? Ay kaya naman pala sa lahat halos ng institution natin, ang mga mauhusay na mga direktor at mauhusay na mga school heads ay nakikita ko, ha, in my own experience, ha, in my own experience ay masasabi naman natin kadalasan babae, di ba? Kasi marami rin naman talagang mga lalaking napakauhusay. Pero nabanggit ko lamang po yon kasi nga typically against women ang sinasabi rito. No? Typically against women. Kaya wala po tayong dapat na sasabihin na sexist remarks. Kasi may equality. Ang batas na po na to talks about equality of all gender po, regardless of their choice of gender. No? Kaya nga sabihin natin, pupwedeng magkaroon ng babaeng presidente. No, pupwedeng magkaroon ng babaeng direktor. Bakit? Kasi lahat po tayo equal. Lahat po tayo nandoon sa tinatawag nating may kakayahan, no? Pero ako nga ay nakikita ko role ng mga babae, hindi lang kasi sabi ng iba, pag babae sa bahay lang 'yan, no? Hindi po, mali po 'yon. Magaling nga rin talagang mag-manage ho, ng pera, no, ang mga misis ng tahanan. Okay, kaya po pwedeng mamuno ng kahit saang organization. Okay, next, sexist remarks. Po pwede rin naman sa lalaki. Sabi, hindi ka po pwede rito kasi lalaki ka. Hindi ka po pwede rito kasi wala kang kakayahan. Babae lang ang may kakayahan. Di ba? Okay, so wala yon. Equal ho tayo doon pagdating sa bagay na yan. No sexist remarks. Next, homophobic remarks. Indicative of fear, hatred, or aversion towards persons who are perceived to be or actually identify as lesbian, gay, bisexual, queer, pansexual, and so on and so forth. No? So ito yung mga homophobic remarks na minsan naka-witness ako, may nag-aaway, no, sa dahil sa parking. Okay, alam niyo naman sa subdivision, pinag-aaway ang parking. Eh, no? Particularly, doon ko nakita, sabi nung kaaway ng isa, bakla ka kasi, ganyan-ganyan. No? Siguro kung may batas na ganito na noon pa, ay pwede nang makasubuhan. Ano? Kasi nangyari yun, wala pang 2019. Eh. Ang sabi pa ng remarks na, bakla ka kasi, salad ka, no? Yung ganon. Okay, ang pangit na salita. No? Ang pangit na salita. Ito, equal nga po tayo, no homophobic remarks. Kasi that is being punishable na by this law. Okay? So hindi na siya po pwede mong gamitin na ganoon. O sabihin natin, lesbian ka kasi, bisexual ka kasi, queer ka kasi, pansexual ka kasi, and so on and so forth. Okay. So, yung ganito pong mga salita or yung mga statements na ganito, ay hindi na pinapayagan at yan ay pinaparusahan na sa ilalim ng batas na ito. Okay. So next, misogynistic remarks or slurs statements that are indicative of the feeling of hating women. Yan. Or the belief that men are inherently better than women. O ito kanina, nabigyan ko ng emphasis kasi doon sa sexist remarks. O yung misogynistic remarks, ganun din ho, no? Kasi kanina talaga, typically against women. O, ito talaga, identified, no? Na slur statements that are indicative of the feeling of hating women.
or the belief that men are inherently better than women. Kaya nga, pag ang isang official ng gobyerno nagsasalita at minamaliit ang kakayahan ng babae, ang dami mo makikita sa comments, no? Halimbawa, Inquirer sa FB, makikita, nako, napaka-misogynistic ng remarks ng tao na yan. Dapat hindi pinapayagan yan, no? Kasi masyadong minamaliit ang kakayahan ng babae. Okay, so wala na. Kapag nagkaroon ka ng remarks na ganito ngayon, sige, kumuha ka ng iyong tawag dito, ng iyong witnesses, pumunta kayo doon sa pinakamalapit na kung anong police station, barangay and so on, magpagawa ka ng affidavit, ito yung kanyang narinig, ito yung kanyang nasaksihan, ito yung sinabi niya. Okay, o pwede na maparusahan, no, against with the use of this law, no, 11313 natin, no, 11313 natin, no. So wala nang misogynistic remarks sa ngayon. Okay? Ang lahat ay pantay-pantay. Transphobic remarks or slurs statements that are indicative of fear, hatred, or aversion towards persons whose gender identity and or expression do not conform with their sex assigned at birth. O ito yung mga nagpapalit ng kasarian, yung mga transphobic remarks or pag ikaw ng lait ng mga transgender, yan, tandaan natin, mananagot tayo sa batas na ito. At marami pang ibang batas na pwedeng gamitin, no? Okay. Ano pa? Okay, moving on, dito sa letter B natin, persistent uninvited comments or gestures on a person's appearance. Yung mga persistent uninvited comments, minsan sabihin natin, sige na, sumakay ka na rito, akong bahala sa iyo. Diba, may mga ganun co-workers mo na alam mo namang manliligaw tapos hindi mo pinagbibigyan. Okay, ano pa? Pwede ba kitang ihatid mamaya? Okay lang sana kung sabihin natin hindi nararamdaman nung isa yung mali siya, no? Pero kapag may mali siya na at nararamdaman mo na parang may panganib, ay iba na yon. Minsan kasi, yung mga ganung salita ay salitang paanyaya lamang ng bilang magkasama, magkatrabaho. Pero minsan, iba yung mayroong mali siya. Oh, liwanagin natin 'yon, ha. Iba yung may mali siya. Kasi pagdating sa ano na sabihin, ay wala naman akong intention na kung anong gawin diyan. Pero ako naman ay nag-o-offer lang na baka sumabay siya sa akin palabas. O di ba, halimbawa, diyan sa TUPC, no? Minsan nauubusan siguro ng tricycle sa this oras ng gabi na. Halimbawa, may accreditation, no? At inabot tayo ng ilang oras na preparation hanggang alas 6, alas 11, wala nang masabayan. Wala kang choice kundi makisabay ka. Okay, so yung mga ganong cases, no, mga ganong scenario, nakikisabay talaga. Pero minsan kasi may mga personal reason kung bakit ayaw sumabay ng girl, ng co-worker mo sa'yo. Unang-una, baka masyadong siloso ang asawa na malaman na, ba't ka sumabay? Eh, susunduin kita. O yun, doon na nagsimula ang away. No? Kasi nga nakisabay doon sa sasakyan na may sasakyan, eh hindi niya na-receive agad yung text na eto, on the way na ako, malapit na ako, nandito na ako sa Salitran, o nandito na ako sa may Cavite School of, doon sa may dulo, doon sa may paliparan, yung eskwelahan doon. No? Next, relentless request for personal details. Napakakulit, walang humpay, hingi ng number, hingi ng address at pupuntahan ka daw. Yan, punishable by this law yan, no? RA 11313. Statement of sexual comments and suggestions. Mga sexual comments, no? May mga words na irritating to ears, lalo na kapag hindi ka palabiro na ganoon. Okay, pero minsan yung sa inyong peer group, no, minsan sabi nga yung the term is yung mga balahuraan, okay lang yan kasi kayo naman yung magkakaibigan, magkakakilala. Yes, no, magkakakilala kayo, pero minsan kasi may timing din, no. Minsan wala sa mood makipagbiruan yung isa tapos nabibiro mo, naging personal. Or kaya naman din, bago ka lang sa isang organization pero grabe magbiro. Kasi narinig mo na gano'n sila magbiro, tapos nagbiro ka rin ng gano'n. Eh hindi yun biro para sa kanila or para sa isang tao. No? Na-take niya yun as serious matter na nasaktan siya at parang na-ano ang kanyang ego at parang hindi siya makatulog or iniisip niya madalas yun. No? Somehow, hindi naging maganda yung effect. Ayun, no? Maaari tayong mareklamo at magamit sa atin ang batas na ito. And public masturbation or flashing of private parts.
groping, making offensive body gestures at someone, and other similar lewd sexual actions. Naku, ito, maraming ganito, no? Sa mga minsan, sabi nga eh, kapag pinansin mo, no? Lalo silang nagkakaroon ng katuwaan yung mga gumagawa nito. Okay, ang gawin mo, pag nakita mong ganyo, huwag kang magsisigaw, no? Although siguro sa part talaga ng babae, talagang takot na takot kasi may kilala kong ganyan, no? Takot na takot siya. Ang number one gawin ay magkunwari hanggat nang maaari, tigilan ang reaksyon, magkunwari na hindi nakita at ituro doon at magsumbong na sa pinakamalapit na kung sino pwede yung pagsumbungan. Security guards or kaya naman ang mga kapag nasa public utility vehicle ka, may nakita kang traffic enforcers kasi sa batas na ito, na-identify yung mga traffic enforcers na po pwedeng tumulong din sa atin. Wala, sabihin natin na ano yung kakayahan nila. No, lahat po tayo may kakayahan pero sila po yung nandoon sa kalye at sabihin natin na kung meron kang unang lalapitan sa kalsada, sino ba? Di ba't mga traffic enforcers din? At may tinatawag po tayo na citizen's arrest na aktwal na nakita mo na kahit sino po pwedeng mag-arrest. Na po pwedeng umaresto sa tao na yan. At maliwanag po yan dito sa batas po na yan na nakasulat. Okay, public masturbation or flashing private parts. Minsan, dumaan ka sa halimbawa sa isang street, may umiihi, eh baka naman hindi niya sinasadya, no? Ikaw naman din kasi tumingin, pagkakita mong ganun, eh humarap pa sa iyo. O eh, minsan tingnan natin yung intention, eh baka talaga sinasadya, no? May intention, may makita mo facial expression na natutuwa. Oh, di ba? Iba na 'yon, ha? Iba na 'yon. Next, any advances, whether verbal or physical, that is unwanted and has threatened one's sense of personal space and physical safety. This may include cursing, leering, intrusive, greasing, and taunting. No, so ito yung mga punishable ng under RA 11313, no, acts of gender-based sexual harassment in public spaces. Okay. What else? Persistent telling of sexual jokes, halos nabanggit na rin ito kanina, no? Use of sexual names, yan, mga pangit na ganong salita. Kaya pag hindi game, makipagbiruan ng isang tao, ay huwag tayong makikipagbiro ng gano'n. No? Lalo pa kung halimbawa nasa opposite sex, masyadong sensitive. No? Pero kung ikaw naman ay very open to a certain group, why not? Diba? Okay. Stalking or conduct directed at a person involving the repeated visual or physical proximity, non-consensual communication or combination thereof that cause or will likely cause a person to fear for one's own safety or the safety of others or to suffer emotional distress. No, alam nyo, minsan yun nga, nabanggit ko kanina na mayroong sa'yo ding nag-joke ka ganun, tapos nasaktan ka, nagkaroon ka ng emotional, psychological distress, somehow, siguro unang-una mong gawin ay kausapin muna yung tao. Baka naman hindi niya rin mean naman na masaktan ka. Sabihin mo lang na hindi ka ganun open na makipagbiruan sa kanya kasi hindi mo feel at sabihin mo na nasaktan ka, so on. Para naman hindi na lumaki pa ang problema, di ba? Kasi minsan, sabi nga natin, kapag final mo pa ng kaso yan, talagang mahabang proseso din yan. Pero baka madaan naman sa pakiusapan at sa mabuting pag-uusap. No? Kung hindi, it's time for you to take action, legal action against a certain person. Okay? So, pati yung stalking, no? Kailangan din ay ma-prove mo na ini-stalk ka talaga. Mamaya, pag-usapan natin yung pagdating ng stalking, pagdating sa online. Pero dito sa stalking naman, sa public spaces, kahit saan ka magpunta, nandiyan siya, sinusundan ka, sinabi mo na nga wala kang pagtingin sa kanya. Okay? Yun naman ay nagkaroon na ng problem. O sabihin natin, nagkaroon ka ng distress na sa buhay mo kasi maya-maya siya, nandiyan ang kulit niya. No? Patignan din natin, baka may problemang dinadala. Baka naman may condition siya na kailangan mapatignan din. Okay? So, next. What are the penalties for GVSH in public spaces? Penalties vary according to the act of GVSH committed and how often a person was convicted for violating the laws. Meron una, verbal. Yung verbal, ayan, first offense.
12 hours community service inclusive of gender sensitivity training. Yan, active na active dyan yung ating mga gender sensitive advocates natin, yung ating mga GAD advocates natin, yung GAD director natin, GAD coordinator natin, sila ay expert pagdating dito, no, magbibigay ng training. Okay, and then may finding yan, 1,000 pesos. Second offense, imprisonment of 6 to 10 days or 3,000 fine. Then third offense, imprisonment of 11 to 30 days and 10,000 fine. Hihintayin pa ba natin yon? Pag halimbawa kayo na subject sa ganyan, na kayo ang perpetrator, considered as perpetrator, abay, humingi na ng sorry at makipag-ayos na doon sa tao. Kung kayo naman ang naging victim, tingnan natin kung baka madala pa sa patawaran at baka naman madala naman sa pakiusapan. No? At baka madala naman yung tao. Kasi kung hindi madadala, okay, sige, go. File tayo legal action. Ano pa? And yung verbal. Ayung problema, hindi natuwa sa hindi na siya sa verbal, dinemonstrate pa. No, demonstrated GBSH first offense. 12 hours community service inclusive of gender sensitivity training at may fine na 10,000 pesos. Ano yung second offense niya? Imprisonment of 11 to 30 days or 15,000 pesos. And then third offense, imprisonment of 1 month and 1 day to 9 months and 20,000 fine. Yun ang ating mga penalties. What else? Ito, GBSH through stalking and physical advances. Kalimbawa yung groping, no? Yung pandadakma, no? Dinakma yung ano mo. Nang hindi mo namamalayan at nagulat at napasigaw ka kasi nga biglang dinakma, no? Ay, nanay ko po, no? Kung hindi man yun ay kung ano ang nabanggit mo, no? Sasabihin nito, ipag nabanggit yung word din, ay napaka ano nito, sexually preoccupied, no? Kasi ang nabanggit ay ang kung ano man, no? So such as touching, pinching or brushing against the genitalia, groin, breast and so forth. Okay, so imprisonment of 11 to 30 days or a fine of 30,000 and so forth. No? Second offense, imprisonment of 1 month and 1 day to 6 months or 50,000. Palaki ng palaki na, syempre. Third offense, imprisonment of 4 months and 1 day to 6 months or 100,000 fine. Yan. So section 12 yan, no? Specific acts and penalties for gender-based harassment in streets and public spaces as per IRR of this law, yung ating implementing rules and regulations. Ano yung penalties for GBSH in public spaces pagdating sa atin sa local government? So local government units may come up with ordinances that impose heavier. No, ano yung pwedeng i-implement nila na penalties? Heavier penalty. Kung halimbawa, meron na tayo, ito is considered na to, law na to. Automatic to implemented to sa lahat ng sulok ng bansa ng Pilipinas, no? Pero ang local government, tandaan natin, nagpapasaril sila ng special laws, no? Meron din sila mga ordinances na pwedeng mag-impose ng heavier penalties for the acts specified in the Safe Spaces Act subject to the conditions set under the administrative code. Okay, so yun lang, no? As long as ito ay conditions dito ay nandoon under the administrative code. So sa pamamagitan ng ating mga sangguniang panlunsod o yung tinatawag nating yung city councilors natin or municipal councilors natin, sangguniang bayan, no? Tawag natin sa mga municipal councilors, pwede silang umakda ng ordinansa na magpaparusa ng mas magbibigay ng parusang mas mataas doon sa itinatakda pa, no? Okay. So additional penalties if the perpetrator is the driver or operator of a PUB. Cancellation of license of the driver by the Land Transportation Office or LTO. This is of course after the due process, no? Ang kailangan sundin muna ang due process. Kasi without the due process, hindi sa pwedeng magkaroon ng cancellation ng license basta-basta na lamang. Okay, they really have to prove naman na may kasalanan talaga at may probable cause na tinatawag yung kaso para mag-push through, no, para pakinggan at dinggin, no. And then mayroong enough evidence naman itong si victim against someone. Ano pa? Suspension or revocation of franchise by the Land Transportation Franchising and Regulatory Board, LTFRB. So kung halimbawa yung mga franchise, no, halimbawa yung mga van natin na may franchise, yung UB Express,
UB Express natin. From Loton to Paliparan, ano, halimbawa yung mga UB Express ngayon, cancellation ng franchise. Gano'ng kahirap kumuha ng franchise at gano'ng kamahal ang franchise. Diba? So, tandaan natin, ang tanong dito, paano po yung kung yung driver ang gumawa? Madadamay yung yung operator? Yes, damay po sila base sa batas na to. Damay po. Kaya kung kayo ang nagmamay-ari ng isang UB Express, may franchise, sisiguraduhin po natin na okay ang makukuha natin driver, no? Padala nyo sa aming clinic, Psychological Services Clinic sa Psytrance. Pakunin natin ng ng neuropsychological exam or psychological testing muna natin. Okay. Sige. So this sanction may be imposed upon order by the proper court or upon order of LTO or LTFRB in administrative proceeding. Yung sinasabi ko kanina, bago kayong mag-hire, kung halimbawa meron kayong mga UB Express, no, bago kayo mag-hire ng mga ganong driver, i-subject nyo muna for neuropsychological exam. Tingnan natin. No? Okay, sige. Next is yung roles ng local government sa pag-i-implement itong batas na ito. Ano ba ang roles ng local government? Madami. Napakadami po. Where can victims of GBSH in street and public spaces seek assistance? No? Kanina yung role, ito naman saan ba maghihingi ng tulong itong mga victims na ito. Okay, balikan natin. In local government, okay, dito muna tayo. In local government po, kanina sabi natin, po pwede silang magpasa ng mga ordinances na magsusupport sa implementation ng RA 11313. Magkikreate po sila ng tinatawag natin yung Code of Discipline, no, doon sa kanilang area din mismo, unang-una sa munisipyo, doon sa workplace din muna nila. And then implementation of this law, yung promotion nito, pamula po doon sa kanilang level, hanggang doon pa barangay po, hanggang sa lahat ng organizations ay dapat po ini-implement yan, nagkakandak ng seminar, no, at nagkakandak ng information drive sa lahat ng bureaus, ng agencies, ng barangay, ng organizations, and so on. Eh, kasi yun po ang nakatandahan na sa batas na dapat number one gawin ng local government natin. Okay, saan po pwedeng humingi ng tulong ang ating mga victims ng sa public spaces? Halimbawa, doon sila naging victim. Dito po, sa local government unit via local anti-sexual harassment hotline. Ang local government po ay nagkikreate po sila ngayon ng anti-sexual harassment hotline or ASH. Pero usually po sa mga women and children desk po sa mga police station, sila rin yung naitatakda ng mga ASH, yung anti-sexual harassment committee. Sa mga barangay, kung sino po yung nandoon sa women and children desk po, ay sila rin ang nagtatakdang anti-sexual harassment committee or naka-duty ng mga officers. Okay, saan pa? Nearest police precinct through their Women and Children's Protection Desk. Yun din, sila rin po yun. Kasi ang nakalagay po sa batas na ito, ang mag-head sa committee na yan or sa grupo na yan ay babae dapat. Yun po ang nakalagay. Social, Local Social Welfare and Development Office, DSWD po. By the way, bukod po doon sa babae ang dapat mag-head doon ay dapat at least 50% ng member po ng organization na yan, ng ASH, ng Anti-Sexual Harassment Committee na yan or ng discipline na yan sa barangay ay dapat ay composed of women din. No? Then half of it is mga lalaki na pero ang mag-head ay babae. Pero minsan nga po, dapat majority ay mga babae or women. Next, Public Attorney's Office or PAW. No? Subject to PAW's persons qualified for legal assistance procedure. Hindi naman basta-basta po kasi nakakahingi ng tulong sa PAW. Kailangan unang-una, ang natatandaan ko, dapat meron tayong tinatawag na Certificate of Indigency. Na wala kang kakayahan na kumuha ng iyong abogado para tanggol sa iyo. No? So, yun po yung mga po pwedeng lapitan. Pero definitely po, ang abogado ng magrereklamo ay ang piskal o ang prosecutor. No, nangyayari lamang lumalapit sa mga public attorney's office kasi minsan may mga kailangan papel na ihanda
or yung sabihin natin mga affidavit na dapat ihanda. Okay? So minsan, naghihingi tayo ng mga legal advices doon sa kanila. Hindi lang naman din kasi talagang sabihin natin aasa lang tayo sa prosecutor, no, sa fiscal. Pero nandiyan pa rin ang mga public attorneys natin para magbigay ng mga payong legal. Okay? Next. Street roads, alleys, park. Yan, sa local traffic enforcer. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Kapag nangyari yung violation doon sa mga streets, roads, alleys, parks, takbo ka sa local traffic enforcer. Hindi po ako naglagay po nito, ha. Ang batas po, naglagay niyan, ang IRR po, ang implementing rules and regulation. Kaya nga number one, dapat ang tanong natin, ito kaya pong mga traffic enforcer natin ay aware na kaya sa batas na to? So dapat po maging aware na rin po sila at dapat po yung ating halimbawa dito sa Cavite, meron tayong tinatawag na Road Safety Division sa Provincial Capital of Cavite. Yung pong RSD na yan, sila po yung mga traffic enforcer sa buong Cavite na provincial po ang sakop po nila. Pero may mga locality po rin yan, ha? May kanya-kanyang traffic enforcer, si Dasma, si Bacor, and so on. Sa kulay makikilala. No, sa Cavite po yung kulay niya yung gray. Yung dark yung darker na kulay ng uniform nila. Yun ang uniform po nila at may logo ng Provincial Capital ng Cavite at may logo ng RSD, Road Safety Division. Okay? So yun po, dapat number one, sila ay aware na may batas na ganito at sila ay from time to time ay magiging active po sila na pag may lumapit sa kanilang ganoon, alam nila ang gagawin nila. No? Then PUBs by a driver or operator of PUB, halimbawa doon po nangyari sa PUB, local traffic enforcer, LTO or LTFRB, it jot down yung number, yung plate number ng ano, isulat mo ng sasakyan or ng jeep, then oras ng pangyayari na yan, saan nangyari, then sino yung mga witnesses mo. Yun lang, no? Masakit minsan, hindi mo kakilala ang katabi mo. Pero kung kayo willing na sabihin natin na ano kayo, na terrorize kayo, na masyado kayo nagkaroon ng psychological distress doon sa nakita ninyo, na shock talaga kayo, no? So hindi kayo nagkaroon ng magandang tulog, hindi kayo nakatulog. So ayun, pwede kayo mag-usap-usap, lumapit kayo sa ganito, basta na take note niyo yung oras, araw at yung itsura ng tao, natatandaan natin yung plate number. So lahat ng detaling yon, then dapat agad-agad na ho nagsusumbong tayo sa authority, no? Para naman na wala pang 24 hours sa nangyaring yon, ay pwede siyang mahuli agad, no, ng kinauukulan. Pwede siyang i-aresto agad. Okay, kasi pag lumipas yung takdang oras na yan, ayan, sasampahan na lang po natin siya ng CASO. Noon lang maghihintay tayo bago lumabas yung resulta kung siya ay mapapadalahan ng summon ng piskalya, no, after natin magkaroon ng file ng case sa kanya. Okay, close proximity to the LGU hall. Ayun, punta kayo. Kung halimbawa malapit lang naman sa LGU hall, sa local government unit, o sa munisipyo, sa city hall, punta ka agad doon sa anti-sexual harassment desk officer of the LGU, provincial, municipal, city, or barangay. Tandaan po natin na itinatakda po ng batas na lahat po ng barangay ay mayroong tinatawag na women and children desk po. Yung women and children protection desk. At sila rin po yung ASH, anti-sexual harassment. At nitong batas po, yung ating BAUSI 9262, sila rin po yun na nailalagay din po doon. Kaya lahat din po ng barangay offices at lahat ng offices po ng ating government ay may BAUSI po. No? So doon po tayo po pwedeng magsumbong. And then malls, bars, public establishments, kung dito naman po nangyari o yung violation, punta tayo doon sa ASH officer po ng mall. Tanungin natin, ito kayang SM? Kasi katabi ko lang po dito ang SM sa Dasmariñas, eh. Ito kayang SM, meron na po silang ASH officer base sa batas na ito. Siguro minsan tanungin natin, ano, kung meron na ito silang anti-sexual harassment officer or designated by operator of establishment, alimbawa security officers. For sure, no, ang mga security officers ngayon ay tinitrain nila, sineseminar na nila ngayon yung kanilang mga security guards. Kasi yung mga security officers na yan, ay sila naman yung nagmo-monitor sa mga security guards natin. Eh, yung mga SO kung tawagin. SG, SO. No? Kasi nung naalala ko, nung ako ay nasa
isang campus ng Cavite State University. Ako ang CS, ako rin isa sa mga lateral functions ko po. Alam niyo naman po sa atin, marami tayong lateral functions pero isa lang naman po ang sweldo, yung teaching. Ano ho? Okay, so pag may problema sa security guard, tatawagan ko yung security officer. Yun, mga ganun ho. Tapos ang gagawin, yan, reshuffle. Pag talagang kailangan. Ano ho? Then next is, okay, we are true no in terms of the gender-based sexual harassment in public spaces. Punta naman po tayo sa gender-based online sexual harassment. No, bibilisan ko na po kasi mahaba-haba pa to. Siguro mga tatlong slides. Joke lang. Okay. So, gender-based online sexual harassment. Ito po ay online definitely with the use of this computer, then internet, and so on. No? Harassment includes acts that use information and communications technology in terrorizing and intimidating victims through threats. Okay, whether physical, psychological, and emotional, unwanted sexual misogynistic, transphobic, homophobic, and sexist remarks. Sinasabi natin kanina, yan, pasok yan. Halimbawa, nag-post ka, sumasayo ka, nagtitiktok ka, sinabihan ka, ano ba yan? Mukha ka naman bakla, ang pangit-pangit mo, and so forth. Yan. Yun, mga ganong words na yan, no? Bawal na bawal po yan. Okay. Next, invasion of the victim's privacy through cyber-stalking and incessant messaging. Okay. So, pero minsan may katwiran. Halimbawa po, ang inyong picture sa Facebook ay nakaset for public. Yun, naka-public siya. Nakaset ng public. So considered siya, talaga makikita ng public. No? Pero kung halimbawa naman, meron kang mga picture na ina-upload ng sinong tao na hindi mo naman binibigyan ng permiso para i-upload yon at ikaw yon, ayun, bawal po yon. Okay, pwedeng parusahan sa ilalim ng batas. Uploading and sharing without the consent of victim any form of media and contains, ito po yung sinasabi ko rin kanina, halos pareho lang din yung kanina. Okay, baba na po tayo. Any unauthorized recording and sharing of any of the victim's photos, videos, or any information online. Bawal din naman po talaga yung halimbawa nag-uusap kayo. Halimbawa sa OSAS po, Office of Student Affairs, mayroong isang problemang bata. Ang ginawa ng nanay ay ni-record niya without the knowledge of the OSA coordinator. Tapos ginawa niya, pinarinig niya doon or in-upload niya sa internet. Ay hindi lang po yung batas na ito, pwedeng gamitin po sa kanya. Unang-una, number one, bawal po iyon. Na mag-record po tayo ng without the consent ng tao na kaharap po natin and anyone po or all of the people no na nandoon doon sa loob ng room na yon or sa sabihin natin you are in the meeting or kung ano man no, bawal mag-record without their consent. Otherwise, that is punishable by law, no, hindi lang po itong law na ito. Marami pang pwedeng gamitin batas. Okay. Then, impersonating identities of victims online or posting lies about victims to harm their reputation or filing false abuse reports to online platforms to silence victims. Yan, lalo na kung identified, no? Directly na sinasabi yung tao na yun. Kaya nga sabi nga, hindi ko ho sa pinopromote. Pero yung mga blind item, yun, safe. Kaso nga lang, ang pangit din ho nung gano'n, ano, ang pangit din. Kaya yung sa showbiz, mahilig sila sa blind item. Pero kung halimbawa, ikaw ay dinirekta na sinabing ikaw ay sa ganito at gano'n, yan, online, no? Violation yan. So ito, lalo na yung filing false abuse reports to online platforms to silence the victims, tinatakot ka. Sabihin man natin kahit totoo no, na nangyari yon na mayroon kang gano'n, tapos in-upload niya. Okay? That is punishable by law. What is cyber stalking? It's a form of stalking that is committed through an electronic medium in which online communication takes place. So internet, no, cyber stalking siya. To constitute an offense, the conduct must be manifested through the use of electronic communications in stalking, no, repeatedly. Okay, stalking an online profile which is public accessible in itself does not constitute an offense. Yung sinasabi ko sa inyo pa din kanina. Ano pa po yung mga penalties? The penalty of online GBSH violation is prison correctional in its medium period, no, 6 months and 1 day to 2 years and 4 months or a fine of not less than 100,000
but not more than 500,000 pesos or both at the discretion of the court. Depende sa discretion huya ng korte or ng husgado. Ano pa yung penalties? If the perpetrator is a juridical person, its license or franchise shall be automatically deemed revoked, and the persons liable shall be the officers thereof, including the editor or reporter in the case of print media. O ito, just recently, last year ba? O yun, meron na sample na gano'n. Halimbawa, hindi na binigyan ng prangkisa, no, ang isang broadcast media. So, yun. Pwede ho, no? Pwede. Kung gano'n, halimbawa, may violation siya. Pero sa kaso po na yun, hindi po naman ito yung violation niya, no? To be specific po, hindi po dahil may violation sila sa online sexual harassment. No. Okay? So, iba po yung naging ano na. Ang halimbawa lang po dito, ay po pwede po kasing i-revoke, no, yung franchise or yung license. Kung if a juridical person po, no, yung perpetrator. Then, an alien or foreigner who commits gender-based online sexual harassment shall be subjected to deportation proceedings after serving sentence and payment of fines. Definitely, after po, hindi yung magkaroon ng kaso, dineport agad. No? Dapat, yung law of the land muna ang gagamitin. No? Dito muna siya lilitisin. Okay? Pero minsan po kasi, no, halimbawa, mayroong extradition treaty, no, katulad ng isang case ng isang pinuno po ng religious organization, ayan, o pwede po na padala po siya doon sa bansa na yun para siya ilitisan because of the treaty na meron po tayo. At according po doon sa ating Justice Secretary, Minardo Guevara, na po pwede rin po siyang magkaroon ng kaso din po dito. No? So, yun, po pwede po yun. Then, where can a victim of online gender sexual harassment file a complaint? Ito. The victim can file a complaint directly with the National Bureau of Investigation through its cybercrime division, the Philippine National Police Anti-Crime Cybercrime Group, or the Office of the Cybercrime of the Department of Justice. Sabi dito, siguro hindi na basta agad pupunta ng NBI. Or pwede din ho, no? Pwede tayong dumiretso po sa kanila, sa NBI. Pero dito sa Cavite po, meron tayong cybercrime division din. Ang alam ko dyan sa kwartel, sa IMUS, doon sa ating, kung nasaan ang ating provincial headquarters ng Philippine National Police, sa kwartel, kung tawagin po natin yan, ay nandiyan dyan po sa loob niyan, merong cybercrime division po dyan. Kung pwede magpa-assist po tayo dyan para ma-investigate kung yung dala-dala po natin na mga document ay pwedeng ma-considered as evidence. At kapag tinignan po nila yon, isa-certify po nila na evidence po ito. May probable cause ang kaso para ma-file sa piskalya. Naho. Ibig sabihin, may rason na kasuhan ng isang tao kasi na-verify ng cybercrime group division ng provincial PNP natin ay na meron. At meron pa pong isa dito po sa South din. Nasa loob po ng Camp Vicente Lim, yung cybercrime division po dyan. Pwede din po doon magpa-assist yung victim. Naho. So ano ba ang kailangan? Ang kailangan po kapag tayo ay mag-file ng online na case or dito sa violation po na ganito or sa cybercrime law ay kailangan po na kukuha natin yung URL, no, yung kanyang yung URL po sa yung buong screen po ng ating laptop, yung HTTP, yung mga ganoon, www.ganoon, halimbawa, kung saan pinos, anong oras, kasi doon po, natitrace po ng mga cybercrime officers na anong oras, pinos, tapos kaninong account yung nagpost, at saang location, they can easily locate it po, yung location niya. No? So, yun. Number one, dapat kasama yung URL. Kaya sa cellphone hindi po natin nakikita yung kabuuan kaya hindi tayo makakakuha ng evidence sa cellphone. Mas maganda po kung halimbawa hindi pa binura nung nag-post yung kanyang sinabi at nandoon pa rin kasi makikita mabubuyo pa ho nung officer na titingin. So next po is gender-based sexual harassment in workplace. Gender-based sexual harassment in workplace, ito bago ano ito sa atin. Kung pag-uusapan natin, no, yung 7877, ang kailangan kasi merong tinatawag na moral ascendancy,
no, may power, authority over the victim. So dito wala po nang ganoon. An act or series of acts involving any unwelcome sexual advances, requests, or demand for sexual favors, or any act of sexual nature, whether done verbally, physically, or through the use of technology. A conduct of sexual nature and conduct sex affecting the dignity of a person which is unwelcome, unreasonable, and offensive to the recipient, done verbally, physically, or through the use of technology. Okay. Unwelcome and pervasive and creates an intimidating, hostile, or humiliating environment for the recipient. No? So, yun po. Ang tanong, is sexual harassment between peers or by a subordinate to a superior now covered under this law? Kanina ko pa yung sinasagot ho, na yes. No, yung yes po. Kasi nga, sabi nga natin, doon sa Anti-Sexual Harassment Act ng 1995, yung existence of authority, influence, or moral ascendancy between the offender and the offended party ay kailangan. Dito po hindi na ho. No? The Safe Spaces Act addresses these gaps by recognizing that sexual harassment can be committed between peers or by a subordinate to a superior officer. In the case of a teacher, ng estudyante to teacher, no, na siya ay na sexually harassed, na siya ay sabihin natin ay naging biktima, no, ng ganitong klase gawain. What can a victim of workplace GBSH do? The victim can file an administrative complaint with the Committee on Decorum and Investigation, CODI. By the way po, sa atin as educational institution, dapat po meron tayong kine-create na rin na CODI, Committee on Decorum and Investigation, and or file a civil and or criminal case before the courts. Meron pa rin naman, of course, it's still your rights to file any case naman, no, to anyone outside the institution. If you are not satisfied sometimes of the decision of the CODI, or sabihin natin, ang term namin dyan before, yung ad hoc committee, no? Nung meron kaming ad hoc committee na yan ang ini-investigate. Okay, so you can file a case outside the institution. But if you are contented naman, if you are satisfied with the decision of the committee on decorum and investigation, then so be it, no? Okay lang. At least nagkaroon ng katarungan ng justice. Okay. Under the Safe Spaces Act, employers must, eto, kasama na rin po tayo nito ha, sa educational institution, disseminate or post in a conspicuous place a copy of the law to all persons in the workplace. Kaya dapat pagpasok doon sa opisina ninyo, may nakaganon na poster. Yung nakaganon na babae na bawal bastos law, nakalagay ng ganoon. Ibig sabihin, we are promoting, na we are practicing it. No, we are avoiding it. No, we are avoiding it. We are practicing not to offend anyone. No, because we believe na there is an existing law, no, for those violating the acts, no, yung mga ganitong klase ng acts. Okay, provide measures to prevent gender-based sexual harassment in the workplace, such as the conduct of anti-sexual harassment seminars. Congratulations, because this is it, no? This is part of your mandate, no? The mandate of the law, no, to all the institutions to conduct an anti-sexual harassment seminars. Pero previously, alam ko napakadami niyo na. Kayo pa ba ay napaka-active ng TUPCC? No, lahat ng seminars na lahat yata ay napakinggan nyo na at naatinan nyo na. Ayaw nyo na nga makinig eh. No, yung iba nga sa inyo ngayon dyan, ayan, umihigop ng kape. Kasi kanina pa, gustong-gusto na mag-slides doon. At gustong-gusto na mag-mudslide. Di ba? Sa Caliraya. No? At gustong-gusto na mag-ikot sa palibot ng Caliraya. At natuwa sa jeep pag-akyat. No? Sigawan pag-akyat ng ganon kasi nakakalula yung jeep. Imagine nyo yun, ano? Ang una kong tanong nung nandiyan ako, by the way, segue ko lang ha. Ang una kong tanong, paano na itawid ang jeep? Di ba? Paano din na itawid yung van? Yung van na bukas lahat. Okay, kasi nakakatuwa talaga dyan sa lugar ng Caliraya na yan. And I hope you are enjoying your stay sa Caliraya, lalo pa sa napakalamig na panahon ngayon. Isa lamang po, ang tanging request ko po sa inyong lahat ngayon, ha? Huwag po natin kalimutang maligo.
kahit malamig ang panahon, labanan po natin. Kaya natin yan. Okay? Sige. Okay. Proceed lang po ako. Create an independent internal mechanism or committee on decorum and investigation. Ito po yung CODI. Magkikreate po tayo nito. Yung CODI to investigate and address complaints of gender-based sexual harassment. Okay, so usually po, sila rin po yung ating mga bawsi. No? Usually po, sila rin po yung ating ASH, anti-sexual harassment. Okay, po, pwede namang iikot-ikot lang natin, no? From time to time, para namang hindi naman palagi po yung isa ang laging sabihin natin, lagi na lang ako ang nauutusan na gumawa ng program. O yung iba naman, o kapag ayaw mo na maging coordinator, o bigay mo naman dun sa iba. No? Pwede naman din yung gano'n. Okay. Next, develop and disseminate in consultation with all persons in the workplace a code of conduct or workplace policy which shall expressly reiterate the prohibition on gender-based sexual harassment. Okay, it's good to know na you are attending several seminars which talks about anti-sexual harassment. No? Maganda yon dahil nare-remind po tayo, although alam naman po natin yan, no? Alam ko naman po na alam nyo naman po din yan lahat. Pero ito ay, parang sabi nga natin ay this is a reorientation to all of us, no? Sa ating lahat po. Then letter F, describe the procedure of the internal mechanism. Okay, then set administrative penalties. Kaya nga, di ba from time to time, meron tayong na panahon na nagre-review tayo, nagre-revise tayo ng ating manual, employees manual, faculty manual, student manual, ito yung part nun. Part of the revision of the employees manual is the incorporation of the law RA 11313. Okay. The code of conduct to be developed by the employer may provide for penalties to be imposed on members of the CODI in cases of non-performance or inadequate performance of functions. Section 32, Development of Code of Conduct, RA 11313. Sus mio. Imagine niyo kapag hindi kayo nag-perform as CODI members, merong parusa din. Non-performance or inadequate performance. Halimbawa po, hindi tayo nag-take action for 10 days sa complaint na na-receive natin coming from a victim. Sa batas po na to, 10 araw lamang po ang itinatakda. No? Halimbawa po, nag-file ngayon. O sabihin natin 10 working days. Dapat po after ng 10 working days, may maliwanag na po tayong decision po diyan sa sa case na 'yan. No, sa case na 'yan. Doon po sa kanina nakalagay dito, describe the procedure of the internal mechanism, set administrative penalties, develop and disseminate in consultation with all the persons. Po, pwede po naman tayong gumawa ng sarili din natin na policy, no? O sabihin natin day one, upon receiving na ganito, kailangan created na ang ating CODI, and then mag-motion for inhibition ang mga taong may kinalaman directly, or sabihin natin may blood relation, o sabihin natin may direct relation doon sa tao. Halimbawa, kung ang perpetrator is very close to you at alam, may common knowledge ang lahat na very close to you as you are the chairperson, then you file a motion for inhibition to the members of the committee na sabihin mo mag-inhibit ka because of your personal attachment with the certain person who happens to be the perpetrator. Diba? Kasi hindi ka po pwedeng magiging bias at ang tingin ng lahat sa iyo, bias ka. Okay? So within 10 days yun. So after 10 days, napalugit na yun at wala kayong ginawa, si victim po pwedeng mag-file ng case na, no, sa atin na, sa higher na yan, higher level na yan, pwede siyang mag-file ng case na. Okay, kapag hindi dininig sa loob ng institution, magpa-file po siya sa labas. Yun po yun. Kasi nga, mayroong negligence na nangyari. Kaya mag-iingat po kung sino yung mauupo po dyan, ganun po ang ginagawa. No? Okay, next. Wala yung pinagkaiba pa pula dun sa tinatawag natin preventive suspension. May certain number of days po siya. Kapag nagkaroon tayo ng preventive suspension, dapat after that certain days na yan, ay meron na tayong decision. Otherwise, babalik po sa atin ang kaso. At tayo naman ang makakasuhan as members ng discipline committee or ng CODI. The CODI to be established by the employer should adequately represent the management, the employees from the supervisory rank,
the rank and file employees and the union or employees association, if any. Then, designate a woman as its head. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. And not less than half of its members should be women. Oh, yun, maliwanag po yun. Be composed of members who should be impartial and not connected or related to the alleged perpetrator. O being impartial is yun. Dapat wala tayong connection sa ano man, yung sinasabi ko sa inyo kanina. Kapag siya po, yung perpetrator, ay palaging binibigyan ka ng baon sa tanghali at ikaw ang kumakain ng kanyang baon, tapos ikaw ang chairman, aba, ibang usapin po yan. Very close kayo. O, ano ka muna? Exit ka muna at papalitan ka ng iba muna. No? At pwede kang maging part ng committee sa pagkakataong hindi naman involved yung very close people sa iyo. Okay. But of course, yung immediate head, no, na concern, definitely, kasama po yan. No? At alam kong alam niyo po yan dahil napakatagal na po ninyo ho, sa institution na yan. Alam niyo po, natutuwa ko sa TUPC Cavite Employees Faculty. Nakita ko, sabi ko nga kay, doon sa aking kaibigan na po, na nandiyan na faculty din po at kaklase ko po sa De La Salle, si Ma'am Maylin Hinido. Sabi ko ganun, ma'am, alam niyo ba, saludo ko sa TUP Cavite. Kasi nakita ko po yung personnel ay talagang from start to retirement nandiyan. Hindi mabilis yung turnover ng personnel. Ibig sabihin mas maraming gustong mag-retire kaysa sa umalis. Yun po yung napakasarap eh, no, na may gustong mag-retire na sa institution. Meaning to say po, maganda po yung ating workplace, no? Sabihin man po natin na hindi or hindi totoo, pero the fact po na naririyan po tayo, maganda po yung ating workplace. Okay? Sige po. Ganun din po sa amin, sa Cavite State University. Pero masaludo po ako sa inyo. Okay? Next. Investigate and decide on the complaints within 10 days or less upon receipt thereof. Ito yung sasabi ko sa inyo. 10 days lang. Masyado maikli, diba? Masyado maikli. Buti pa dun sa isa, 30 days. No, salimbawa, sa preventive suspension, 15 days or 30 days. Dito, 10 days or less. Imagine niyo, kailangan may decision agad kayo. Magkaroon kayo ng investigation, no, and so forth. Observe due process. Basta yun lang po yun. Observe due process. No, yung Article 2 ng ating Philippine Constitution, yan yung Bill of Rights nating lahat. Number one, due process. Sabi nga ni Senator Miriam Defensor Santiago, alisin mo na lahat ang provision ng batas. Wag lang ito, yung Bill of Rights. Dahil yung Bill of Rights lang, enough na para sabihin na ito, na protektahan ang tao. Okay? So yan, kasama po doon yung due process. Six, protect the complainant from retaliation without causing him, her or him any disadvantage. Diminution of benefits or displacement without compromising his or her security of tenure. Okay, kasi po pwede naman ding, sabi nga, protect the complainant from retaliation. Ilayon nyo muna. Halimbawa, kung magkasama sila sa office o sa department, nasa purchasing department, halimbawa, ay po pwedeng ilipat nyo muna ng assignment yung perpetrator. Diba? Yung perpetrator, ilipat nyo muna ng assignment. Or kaya naman, kung ang victim ang nagsabi na ako na po, willing na po ako lumipat, okay, ilipat nyo muna, ilayon nyo po muna yan sa isa't isa. Para lang ano, okay, para hindi sila magpanama ang mata. Kung halimbawa, matindi yung sabihin natin, matindi na yung problem, no? Then 7, guarantee gender-sensitive handling of cases and confidentiality to the greatest extent possible. Yun ang may nakamahalaga po doon eh. Yung confidentiality. Among the members of the committee po, dapat hindi po tayo yung paglabas natin ay ibubulong na natin sa very close faculty natin na friend na atin-atin lang to. Ay si ganito, ay ganito. No? Naku, hindi po maganda po yun. Sabi nga po ng mga taga-indang, ay akala mo yun mabuti. No, hindi po mabuti yung ganong practice. Ano po, kapag members po tayo ng committee, dapat confidentiality, ino-observe po natin yan. No? Gender sensitive in handling of cases, ino-observe din po natin yan. Kasi dapat po lahat ng ginagawa natin ay gender sensitive po tayo. Okay, kasi yan po yung ating practice. Okay. What are the penalties for the employers in terms of negligence? Failure to implement their duties under the law? Ito ho, number one po doon sa CODI members, sa Code of Discipline members, fine of not less than 5,000 but not more than 10,000. Non-action of report on reported acts of GBSH in their workplace, fine of not less than 10,000 but not more than 15,000. Yan ang tanong ngayon. Tanong natin sa ating school director, meron po po ba, ma'am, na gustong mag
ano, mag-member or mag-head ng CODI. Ang tindi ng mga penalties. Pero tandaan din po natin, kasama din po ang ating school head, ang ating school top officials kapag nagkaroon ng problem. Gender-based sexual harassment in educational and training institutions. Hindi na ako masyado mag-elaborate po dito kasi almost the same po siya doon sa workplace. No, ang pagkakaiba lamang po, yan kasi nga ito ay merong estudyante na kasama na po. Duties of heads of educational and training institutions. Ito yung duties po natin. The same requirement and corresponding penalties imposable upon employers are also applicable to heads of educational and training institutions. Ito yung sinasabi po natin kanina na pareho lamang. So these heads are also required to disseminate the law, develop their own code of conduct, and establish and or update the composition of the CODI. Note that these heads have to harmonize the CODI for their employees and for their students. Ang pagkakaiba lamang po kasi dito sa CODI na to, kailangan consider din natin na mayroong estudyante po doon. No? Na tayo kasi educational institution tayo. Kaya nga madalas, ang number one, isa sa mga member po natin dyan, President of the Supreme Student Council o ang tawag natin Central Student Government o kung ano man po ang tawag niyo po sa school. In addition to duties po, designate an officer in charge to receive complaint regarding violations of the law. Ganun din po, no? Magtatalaga tayo. Impose administrative disciplinary measures for students who commit acts of gender-based sexual harassment against their fellow students or teachers. Ito po ang kailangan na ma-incorporate natin sa student manual, student handbook po natin because this law is just recently passed po. No? Ito lang naman siya na pinapasa, kaya i-incorporate po natin yan kung kailan po tayo magre-revise. At kailangan din naman po natin ang revision because of accreditation. Tinitignan nila na kailang revision na ba kayo ng student handbook. Okay. Next, if a school knows or reasonably should know about acts of gender-based sexual harassment or sexual violence being committed that creates a hostile environment, the school must take immediate action to eliminate the same acts, prevent their recurrence, and address their effects. Yun naman talaga ang role natin, no? Kailangan i-prevent natin yung recurrence of the acts or yung violation. Educate students from the elementary to tertiary level about the provisions of the law and how they can report cases of gender-based threats. Okay, to cut it short, magkakaroon po kayo or siguro naman po meron na kayo na webinar for all your students about this law, yung RA 1131 po natin. Dapat po magkakandak po kayo ng webinar for all your students kasi nakalagay po dito ay educate students from the elementary, tertiary level about the provisions of the law and how they can report cases of gender-based threats, public spaces, and online sexual harassment committed against them. We really have to protect them. The number one policy of the state and declaration of state is to protect its people. No? To protect all its people. And our number one duty as an institution, educational institution, is to protect our number one stakeholders. Ano, sino-sino po yung mga yan? Estudyante po. Lahat po yan sila. No? And even, of course, lahat ng teachers, employees, stakeholders po yan. Then external stakeholders po natin, mga magulang, and so on and so forth, lahat ng partners po ng institution. What are the penalties for gender-based sexual harassment in educational and training institutions under SSA, Safe Spaces Act? School or institution heads who did not implement their duties under the law, fine ranging from 5,000 to 10,000. School or institution heads who did not act on reported GBSS in their institution, fine ranging from 10,000 to 15,000. Yan, ang makakasuhan po yung ating institution. Ang tanong dyan, paano po yun? TUP is government, no? Yes, pwede rin po, no? Pwede rin na wala naman po na exempted sa batas. Ano po? So, pwede rin po tayong makasuhan noon, no? Ang tanong dyan ay, sino ba ang abogado ng katulad ng TUP, ng Cavite State University? Di ba ang abogado natin ang mga solgen, no? Solicitor General. Ewan ko po sa case po ng TUP, ng TUP si Cavite. Okay, pero ito kasi, ang sabi, lahat ng kasong haharapin ng mga state universities, pinapadala po yan sa office ng Solicitor General. Other salient features po, restraining order. Ah, by the way, meron po yung mga exempted po, no, sa batas na ito. Halimbawa, yung kanina nabanggit natin na
yung flashing of private parts and so on. Ang tanong dyan, kasi hindi po tayo makakaroon ng ano eh, ng question and answer kasi nga ito ay pre-recorded. Ang tanong dyan, paano po yung halimbawa may nanay na doon sa hallway, nagugutom yung anak tapos biglang nagpasuso, nagpadede. Nilabas yung dede niya tapos napatingin kaming lahat or ano, kami ang nasagwaan. Tapos ano, yun po ba ay punishable under the law? Yun, ang tanong din po doon. Isa pa, eh paano po yun? Meron po kami dito kasing katabing school. Eh nakita po namin yung mga estudyante nakabahag. Eh yun naman pala, meron silang ano, may play, no? Meron silang, or sabi natin may program school kung saan sila ay magsusuot ng mga katutubong kasuotan ng ating mga kababayan po, no? Diyan sa Baguio, okay, sa Abra, o diyan sa Cordilleras Autonomous Region, yan, sa CAR. No? So, yun po ay hindi po punishable by law. Unang-una, we are talking about tradition, culture po, at saka yung ating katulad doon yan, nagpapadede, nagpapasuso, ay natural mental, magpapadede ka ho sa anak mo dahil unang-una, nagugutom po. Pag hindi mo pinadede yan, iiyak na iiyak yan. Baka malagutan pa ng hiningan sa sobrang gutom po. So exempted po yun. No? It is our culture. It is our tradition. No? Halimbawa, yung pagsusuot ng mga nakatutubo natin na gano'n, mga itas din po, yan ay tradition po yan. Kasama po yan doon sa ways nila, ng pananamit nila at yung mamumuhay po nila. Hindi po siya punishable under the law. Okay. Other salient features po, restraining order. Ito yung sinasabi natin kanina. Pwedeng, pag mayroong perpetrator, pwedeng paalisin muna doon sa isang area na yon at ilipat doon sa kabilang department. Ang korte naman, ang ginagawa ng korte po, habang wala pang final verdict, halimbawa wala pang final decision or verdict sa perpetrator o sa kaso po in particular, po pwede siyang magkaroon ng restraining order na hindi ka po pwede muna lumapit dyan ng ganito, no, certain radius na hanggang dyan ka lang, 100 kilometers or 100 meters away from that person. O, diba, sobrang layo naman, 100 kilometers. No? Parang deschero na yun, pinatapon sa malayo. Okay, yung dating, deschero po kasi ang tawag doon, halimbawa, lalaki ay meron siyang verdict na hindi siya makukulong bagamat siya'y napatay niya yung kanyang asawa dahil nga nahuli niya in actual na nakapatong sa may nakapatong na iba doon sa kanyang asawa nang dilim ang kanyang paningin at yun po yung napatotohanan niya sa korte. O yun, may isang kaso po na ganyan na decision na ng Supreme Court, ang ginawa po ng korte ay deschero yung tawag po doon. Kung halimbawa nasa naik po nangyari yon, ang lalaki po ang yung asawa na napatay niya yung kulasisi ng kanyang asawa, pinatapon po doon sa Pampanga. Doon ka lang, hindi ka po pwedeng lumapit sa certain radius na yan, ng number kilometers radius na yan. Hindi ka pwedeng lumapit ng Cavite. No? So, pag nangyari po yun, ay mananagot siya sa batas. So, kung ano man po yung kasunduan nila, ay nasa korte na po yun. No? Restraining order po pwede rin dito hanggat hindi pa nadidesisyonan. Huwag mo nang lalapitan yung tao. Parang ano po yan eh? Parang sa Bausi po. No? Sa Bausi. Sa Bausi, may karapatan po ang barangay na hindi palapitin yung lalaki. Kung halimbawa, sinasaktan niya physically at may threat po doon sa babae, may karapatan po ang barangay na hindi palapitin doon sa batas po ng Bausi ng Republic Act 9262. Okay ho. Pag nagbatikas po siya, pwedeng damputin po ng mga barangay officials, ng barangay tanod at dalhin po sa pulisya. Dahil po siya ay hindi sumusunod doon sa provision ng barangay. Ang barangay po natin, nagpa-practice po sila na ano ha, parang ano yan, national government din po yan. Meron po silang executive, judiciary, and legislative. No? Tatlong branches of government po ang nandiyan sa barangay level pala. Okay. So, psychological and counseling services. If in case na nagkaroon po ng verdict na ang CODI na ganito, kailangan itong victim na to ay magkaroon siya ng psychological and counseling services at siya po ay a-attend yung victim ng ganoon sa private clinic, ang gagastos po noon ay yung perpetrator po. Ang perpetrator po ang gagastos. Maliwanag po yun na nakasulat po doon sa batas. Lalo pa po kung yan ay magiging code niyo of discipline. O sabihin natin, gagawa po tayo ng isa pang penalty po natin doon sa inyo sa employee's handbook po natin. No, para lang suportahan ang implementation ng batas na ito.
Then expressions, confidentiality. Ito yung kanina sinasabi po natin. Number one po, confidentiality. No, in all the dealings, lalo na sa mga very sensitive cases po. Kaya number one po, ang inilalagay po sa CODI members, Code of Discipline members, Anti-Sexual Harassment Committee, yun pong mga hindi Marites, Marisol, Marinel, lahat po ng mga yan, bawal po doon. Ano? Si Marites, ang kumari mong anong latest. Si Marisol, ang kumari mong sulsol ng sulsol. Okay? Sige. Where to seek help? Patapos na po tayo. Huwag po kayo alis. Patapos po tayo na. O, konti na lamang. So, where to seek help? Public Attorney's Office, ito po yung mga telephone number. Binibigay ko na po sa inyo. Ang source po natin, by the way, ang Philippine Commission for Women. Ang Philippine Commission for Women po, PCW, sila po ang number one po nakasama sa pagdadrop ng IRR, Implementing Rules and Regulations. Kasama ang Department of Labor and Employment, kasama ang Commission on Higher Education, kasama ang Department of Education, kasama po ang Philippine Council for Women, at kasama din po, of course, yung ating human rights. Nandiyan din po sila ang human rights po natin. And other agencies po. Katulad na halimbawa ng LTFRB, ng LTO. O yan, halos yung inelaborate ko na. Ha? Sila po ang nag-drop ng IRR ng batas na ito. No, Implementing Rules and Regulations. Ang tawag din po natin dyan, yung mga technical working group din po. No, sila yan, yung mga nagtrabaho niyan. At yung nag-i-implement din po ngayon. Kaya halimbawa, mag-file ka ng complaint, kahit hindi sa korte, pumunta ka sa LTFRB. No? Kung may franchise yun ngayon doon. Didinggin po nila yan. Parang, kasi sabi nga, yung quasi-judicial din po sila. Quasi-judicial. Parang korte. No? Mayroon silang kakayahan na mag-desisyon. Katulad doon halimbawa ng civil service, quasi-judicial din po yan. O pwede rin po sila mag-desisyon. Ano po? Okay. Ano pa? Philippine Women and Children Protection Center. Yan, Aling Police Hotline, 091977, and so on and so forth. Ay, makukuha nyo na po yan. Then, Office of the Cybercrime. Ito, sinabi ko kanina, hindi lamang po sa Padre Paura o sa DOJ tayo po pwedeng lumapit pag cybercrime ang ating pinafile sa kwartel, sa IMUS, at dito po sa ating sa Kanlubang, sa loob ng Camp Vicente Lim. Nandiyan po ang Cybercrime Division po. Mababait po sila. At ako po ay personally, meron na po akong sinamahan dyan. Meron po akong sinamahan na former student ko na humihingi po ng tulong. Ay tayo naman po ay tumutulong po sa ganyan. Lalo pa pag nakikita natin na talagang kawawa naman at dapat tulungan. Ano po? Kasi nadudun yung ating, sabi nga, yung moral obligation pa rin po natin sa kanila. Although, paglabas ng mga bata sa eskwela, that ends no, yung ating jurisdiction natin sa kanila. Kaya minsan, ang issue dyan palagi, pag may nangyaring problema o suntukan dun sa labas, eh, bakit daw hindi kunin ang eskwelahan? Okay, may moral ano naman, obligation tayo. Pero yung ating batas ay hindi nasaklaw yung pangyayari doon sa labas. No? Yan minsan ang bagay na ipinapaliwanag natin sa ating mga magulang. No? Kasi ako po ay matagal din na student affairs po, nag-OSA sa private at saka sa state university. Okay, marami tayong kasong hinawakan po na ganyan. Under Safe Spaces Act, the following agencies are mandated to conduct routine inspections in relation to gender-based sexual harassment in the workplaces. O ito po yung dalawa na meron po silang mandate no, to conduct routine inspections. At sila po ay talagang nag-i-inspect. Department of Labor and Employment po at ang Civil Service Commission. Kaya nga dapat ay nakikita po visible sa ating area yung ating tawag dito yung ating mga posters. And then, ito, magpipicture po kayo at alam ko na nagpicture po kayo, pinopost natin yan, nire-report natin yan. Yan, may report na tayo. Points na yan. Okay, syempre, pagdating dyan, maraming salamat. No? Thank you so much sa inyong lahat. At congratulations to all of you po. Alam ko, personally, ako na-observe ko, ilang beses ko po itong binabanggit sa kaibigan ko, si Ma'am Maylina. Hanga ko sa TUP, si Cavite, kasi nakita ko yung personal na samahan po ninyo dyan. Lalo na nung may activity po kayo dyan sa Bausi na kami ang nandiyan dyan, na to the point na may umiiyak, to the point na mayroon. Alam nyo, na-feel ko noong time na yon na hindi lang basta kayo magkakasama sa trabaho. Kayo po na-develop na yung pagiging magkakapatid na rin po. No? Although sabihin natin, hindi natin napi-please ang lahat. Ganun po talaga, may grupo na ayaw doon sa isang grupo. Pero at the end of the day po, isa lang man po yun.
Technological University of the Philippines pa rin po kayo. TUPC Cavite as one family. Congratulations. Maayong adlaw sa inyong lahat, sa mga Bisaya po. Magandang araw po sa inyong lahat. At dalangin ko po ang kaligtasan ng inyong pag-uwi. At dalangin ko po ang tagumpay ng inyong activity. Maraming salamat po.